sarap na ito kabulis. Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po. At ngayong araw magluluto tayo ng ulo ng isda. Meron tayo dito ang ulo ng isda na bili natin sa Safeway. $3. Ito namang isa. $2.99. $3 din. So, dalawa yung nabili nating ulo ng isda. Ang gagawin natin, lulutuin natin to. Kinamatisa natin. Version natin. Discarding malupet. So, nagiwa na tayo ng luya, ng sibuyas, at saka kamatis. Tapos itong ang isda. Actually, meron pa akong ibang isda dito, mackerel. So, siguro gagamitin ko yung ibang ulo nito. Kasi hindi ko makain ng ulo ng isda si Angelo. Tapos itong mga laman, baka iprito ko na lang. So, ganun ang gawin natin. Tara, samahan niyo ako. Alam na di, si Chris Cusinero na naman ang magluluto. Alam niyo na, ang lulutuin natin is Ginisa 101 na naman. Siyempre, unahay natin ang luya. Tapos isunod na natin kaagad tong sibuyas. So, sauté lang natin yan. Pwede kayong gumamit ng butter, pwedeng regular oil, pwedeng olive oil para mas healthy. Tapos isunod na natin tong ating kamatis. Marami kasi akong nabiling kamatis kasi sale siya. Hindi ko alam bakit sobrang dami ng kamatis ngayon sa store. Pero dinamihan ko na rin yung pagbili ko ng kamatis para pa nagluto ako. Maraming kamatis isang lalagay ko sa niluluto ko. Lalagyan lang din natin siya ng dalawang baso ng tubig, mga kaberks. Tapos nilagyan lang natin ng konting sili at pakukuluan lang natin to. Madaling-madali lang to. Napakasimple lang, mga kaberks. Kahit nakapikit ka, pwede mong lutuin. Kita nyo naman, mabilis pa sa alas 4, kumukulo na kagad tong ating sabaw. Dinurog ko lang yung kamatis, tapos isunod na natin ilagay itong ating talong kasi itong talong matagal maluto. Kaya nga pala marami akong talong ngayon kasi marami rin akong nabili. Nung isang linggo pa yan. Sabi ko nga, munti ko nang hindi maluto kasi nga akala ko mabubulok na. Buti na lang, pwede pa sila. Sabi ko nga, kung gagamitin ko to sa pakbet, eh siguradong ito lang yung sahog. Wala naman ako ibang gulay sa ref. Pero dahil kailangan nga natin ng diskarte at nagtitipid tayo, so sabi ko ayoko itapon to mga talong na tong ginawa natin, isinama natin sa sabaw. At sa totoo niyan, marami pa rin akong talong sa ref. Siguro gagawin na lang natin binagoongan yun sa susunod. Lagyan na rin natin ng konting patis. Kung gusto nyo asin, bahala kayo, discarte nyo yan. At dahil malambot na nga yung ating talong na isinahog, pwede na natin ngayong idagdag tong ating ulo ng isda. Isa ito sa mga paborito kong ulam, yung sinabawang ulo ng isda. Maski miso pa siya, maski sinigang siya, kinamatisan siya, basta may sabaw, gustong gusto ko yan pagdating sa ulo ng isda. Takpan lang ulit natin siya para maluto ng maayos yung ulo ng isda. So ayan na, saglit na saglit lang mga kaberks, luto na kaagad yung ating ulam for tonight. Lagyan na rin natin pala ng bok choy mga kaberks, ito yung nakita natin sa ref, kaya ito yung gagamitin natin. At talagang masarap naman talaga ito sa sabaw. Pero kung walang bok choy sa bahay, kung walang pechay, eh okay na lang din. Ano bang gulay meron ka dyan? Sahog mo na, kahit ano pa yan, pwede na yan. Sasabihin na naman ng iba, cook ka ba talaga? Tatingin nyo, nagluluto ba ako kung di ako cook? Joke lang, nangaasar lang po. Naalala ko tuloy yung pelikulang Ratatouille. Diba sabi nga doon, anyone can cook? So kung pwede magluto yung daga, si Chris Cusinero hindi pwede magluto. Nagpapatawa lang po. So ayan na mga kaberks, masarap na tong ating niluluto at tikman na natin. Ano kaya ang lasa nito? Panalo mga kaberks. Sinabawan, kinamatisan. Ayan na, san ka pa? Ewan ko na lang mga kaberks kung di ka maglaway pagkakinain mo na to. Sa mga hindi kumakain ng ulo ng isda, pasintabi po muna sa inyo. Pero sa aming mga kumakain ng ulo ng isda, taob na naman isang kalderong kanin nito. Since hindi kumakain si Angelo ng ganyang luto na ulo ng isda, pinagprito ko naman siya ng laman. Sa kanya naman itong mackerel, ipiprito natin para may makain siya. Sigurado maya-maya lang pagdating ni Angelo galing sa school, gutom na naman yon. At antayin ko na yung anak ko para sabay na kami kumain. Sana maaga siya lumabas ngayon kasi gutom na ako. A few moments later. Lord, maraming salamat sa pagkain namin ngayong gabi. Kayo nang bahala. At i-guide nyo rin si Angelo sa exam niya next week. At kayo na rin bahala sa aming pamilya sa Pilipinas at aming mga kaberks. Jesus Christ our Lord. Amen. Okay. Kain na tayo. Mga kaberks, kain na tayo. Meron kami rito. Mackerel, pinirito ko. Saka mga ulo ng isda. Yan. O, pwede kayong magsabaw. Pwede ito lang, oh. May laman din yan yung ano.
Tara, kain tayo. Para masarap may patis, ha. Gusto mo itry yung panganang salmon nak? Sarap to. Mahal yung salmon. Marami dito sa Canada. Pero mahal-mahal ng salmon. Siyempre, yung buong ulo kay Papa. Sarap na ito, kabulis. Saka maraming gulay. Daming talong. Bumili ako ng talong nung isang araw. Ipapakbit ko sana. Eh, kulang na masaritado. Sinama ko na lang dito sa niluto nating ulo ng isda. Charles ng salmon na fresh yan eh. Galing yan sa ano? Sa Safeway. Nagbebenta sila doon ng mga salmon tapos may mga ulo rin sila binibenta. Kala yung mga ulo nakatago. Para hindi makita ng mga alam mo na diba? Sila hindi sila kumakain na ulo. Kaya nakatago lang yan. Nung nagtanong ako, nakita ko sa Pilipina, nag-aayos siya ng ulo. Sabi ko, ay, saan yung mga ulo? Tapos nilabas niya. Kagayin natin. Makapatinig ka, anak ha. Sarap mong isda. At pala, hindi na ito, na ano, kunin ko tsara tinidor, kinakamay lang. Kain tayo ka, Berks. May luya pa yan para walang lansa yung isda. So maraming salamat ulit sa inyo mga ka-berks at kain na muna kami saglit. Maraming salamat sa support at pagmamahal nyo. Chris Cusinero at Angelo, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-berks. Babay po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-birds, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa